Yung put me in Congress, dudugo tenga nila. Yung kawatan ako, matagal na ako silang tinanggap. Sky is the limit, panalunin ko lang sila. Yung put me in Congress, dudugo tenga nila. Kung kawatan ako, matagal na ako silang tinanggap. Sky is the limit, panalunin ko lang sila. This is my country. This is my country. Hindi na pwede ito, illiteracy. Hindi na pwede. Gold reserves gone. Inflation rate. Ayuda ng ayuda. Para mabadaling mabili ang boto, ayuda ng ayuda. Bakit hindi isolve ang inflation? Para wala na ayuda. Ma'am, ba't ayaw mong mag-receive ng donations? Ayoko. Mamaya, eh, drug lord dyan. You know how many? Ako ang biktima dito. Hindi lang ako mukhang biktima kasi nagpapaganda ako lagi. BBM, maawa ka na sa taga-Bicol. Padala na po ng Navy boats, speed boats dyan, mag-distribute na ng mga pagkain. Wala nang another 7 days pa po, bababa ang baha. Wala nang makain mga tao, wala nang tubig. Ano pong ginagawa ng Navy? Hindi naman mag-drop ng from the helicopter na pwede na lang siya, languhin na lang ng mga tao, God. Ay! Maawa na kayo sa mga taga-Bicol. Grabe. Ano ba yan? 12% na VAT sa Netflix? Masaya kayo. Dahil magre-raise daw ang gobyerno ng bilyong-bilyong piso sa tax ng Netflix. Eh paano naman kami na nagbabayad ng Netflix? Maalala nyo, Netflix lang yata ang sumaklolo sa mental health ng mga Pilipino during the pandemic. YouTube, TikTok, Netflix talaga. Kagabi, kapapanood ko lang ng uli ng The Godfather. Gustong-gusto ko yun, yung mga mafia, mga vengeance, mga ganun. One of my father's favorite movies, yung Godfather ni Marlon Brando. Kaya pinanood ko ulit. Narinig ko sa news. May 12% VAT na Netflix? Okay ako doon. Payag naman ako doon sa purpose na para mag-raise ng taxes dahil napakahirap na po ng gobyerno natin. Ito lang po ang sinasabi ko. Bakit naman ninyo sa amin pinapasa yan, yung tax burden na yan? Siyempre, i-charge kami ng Netflix ng 12%. Hindi ba pwedeng nilagay nyo sa batas na ang mga seniors at mga PWD, households na may PWD, ay VAT-free din? Kasi entertainment yan eh. Paano dapat may ano yan? May rules and regulations yan kayo dyan sa BIR, di ba? Na ilibre nyo rin kami mga seniors at PWD dyan sa 12% VAT ng Netflix dahil kalagay sa batas eh. Entertainment yan eh. Leisure yan eh. Mental health namin yan eh. Maluka-luka na kayo ng pandemic, no? Dami nga namatay. Maluka-luka na tayo sa pandemic kung wala yung Netflix na yan na nag-entertain sa mga Pilipino. Kaya ako, sana mag-isip-isip naman sila. Bilyon-bilyon, kailangan ng gobyerno dahil ninanakaw lang naman ng mga makawatan dyan, ng mga bilyon-bilyong piso din natin dyan. Bayad tayo ng bayad ng tax, tapos ninanakaw lang din ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Abay, Mr. President, kung ang 12% VAT na ibabayad pa namin sa Netflix, ay sana 12% na putulin nyo na lang yung mga ano po? Ano po ang puputulin? Kuko ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Tanggalin nyo na sila. Mag-serious anti-corruption na kayo na komisyon, kagaya ng Indonesia, mabakukuha nyo naman yung bilyon-bilyon na yan na savings pag walang corruption ng ating bansa. Bakit ba lagi pinapapasa nyo sa aming mga taxpayer na maliliit? Paano wala yan sa mga mangranon, sa mga mayayaman todo, di ba? Pero 12%? Ilalagay mo pa yan patong sa mga households na may PWD. Yun na nga lang ang kalipayan.
kaligayahan ng mga PW dyan, mga elderly na tinatawag nating homebound, hindi makalabas ng bahay, Netflix, ngayon papatungan mo pa ng 12%. Abay, kailangan po talaga. Yung internal rules ninyo dyan, eh, ayusin naman ninyo. Please. Yung mga BIR dyan, eh, mag-isip-isip naman kayo paano nyo implement ito. Na yung batas namin na special law, na zero bat kami, mga PWD at seniors, ay dapat, na specific law yun, ay dapat yun ang nag-a-apply. Hindi kami dapat nagbabayad ng 12% bat dyan, kaming mga households na may PWD at may senior citizens. Diba mga kababayan? Hindi na nakaw kasi ng mga kawatan yan sa gobyerno eh. Billion-billion din ang nakaw. Biro mo yung mga kontraktor, ano ba yan? 40% na daw ang tinitira ng mga congressman sa contracts. Ang favorite nila ay yung, ano daw yun, yung net. Ano ba yung net? Ilalagyan ng net yung mga bato sa gilid ng ano, ng mga highway na ano, ng mga parang may bukid-bukid ba? Lalagyan yun ng net. Billion-million. Maglagay lang ng net. Alam mo, nakakaiyak na itong kakagalit itong mga magnanakaw na to eh. Kung ako si BBM, ilinya ko na lahat kayo dyan. Puputulan ko kayo ng mga buhok. Mga kababayan, mag-Facebook po kayo o maglahat. Sumulat kayo, mag-email sa inyong mga kongresista at mga senador na tinututulan natin itong 12% bat sa Netflix. Zero dapat bat ang mga PWD at mga senior citizen. Isa pa. Eh kung mga luxury goods ba, eh tax yun ng todo, eh di makakakuha rin kayo ng billion-billion taxes. Yung mga luxury cars na yan, eh di, sige nga, i-double nyo ang mga tax dyan. Sige nga, tingnan nyo pa kung saan kayo pwede makatax dun sa mga mayayaman at sa mga negosyante. At yung collection dyan. Collection ng taxes ng BIR, dapat galingan nila. Hindi naman yung may kailangan silang erase ng pera dahil hanggang tenga na tayo sa utang. Trillion-trillion na utang ng Pilipinas. Ipapasa na naman sa taong bayan na middle class at mahihirap. I object. Your Honor, I object. Ako ang biktima dito. Hindi lang ako mukhang biktima kasi nagpapaganda ako lagi. Banak? Okay, banak? Ha? Hand embroidered dito, anak, ha? Ng mga bukid doon sa Panay. Ha? Pati yung belt ko, anak, oh. Hmm. Ako ang nag-suffer dito. Ako ang biktima dito. Do you know everything that I spend for the PWDs? Wheelchairs, everything, talking watch, and you know that comes from my personal money? This election again, personal money na naman ng pamilya at saka mga friends namin. Ma'am, ba't ayaw mong mag-receive ng donations? Ayoko. Mamaya, eh, drug lord dyan. You know how many times people, litigants, have attempted to bribe me when I was commissioner? Many of them were drug lords. Kung kawatan ako, matagal na ko silang tinanggap. Sky is the limit. Panalunin ko lang sila. Kaya ang dami kong baril eh. Kasi pag hindi ako nabili, papatay nila ako. Masaya kayo ha. So, Philip Salvador, again, I say, after you, sir. Sabi ba naman niya, kayo nagbabati ko sa akin, mamatay kayong lahat. To Philip Salvador, after you, sir. Hindi lang ako mukhang kawayo, ha. Kasi astig ako, eh. Kaya hindi na-appreciate yun ng tao. Gusto nila nawaawa. Gusto nila, ano, underdog, eh. Ha? Gusto nila underdog. Oh, sirain pa ng wheelchair yung damit ko, ah. Mahal nito, ah. Oh. Nak, you know me, I feel very strongly about these things, right? I could have just retired with my pension and my inheritance and that damn you all. You deserve the government you get.
I'll go live somewhere else. Why am I here? My God, my father fought for this country. Received the gold, congressional gold medal as a veteran. They suffered under World War II. Patriotism is a very high value in my family. Love of country. Sabi niya, nanalo si BBM. Ma'am, ikaw din ba? Mangingibang bansa ka? Ba't ako mangingibang bansa? Lasing lang ako kagabi, pero this is my country. This is my country. I'm staying here. I'm fighting for my country. Join me. Join me. I know there are still millions of us who want a good future for our children. Hindi na pwede ito. Illiteracy. Hindi na pwede. Gold reserves gone. Inflation rate. Ayuda ng ayuda. Para mabadaling mabili ang boto, ayuda ng ayuda. Bakit hindi isolve ang inflation? Para wala na ayuda. Ha? Di ba tama? Isolve ang inflation. Para walang ayuda. Bigyan ng trabaho ang mga tao para walang ayuda. There's almost 2 million people who have no jobs. 1 million of them are probably in Metro Manila. Can you imagine? 1 million families have no income. And then we ask, why do people sell their votes? Of course, people sell their votes. And why do these politicians buy votes in the first place? And why do they want to keep our people forever ignorant and illiterate so that they can buy their votes? That's why this electoral system is defective. I will write a paper. I've already written 10 books. I think I will write another book. Oh, by the way, I thought I have a book there in my car. Yung sexual harassment book. I was gonna give it to Sandra Aguinaldo for GMA. I have a book on sexual harassment in the UP Law Center. You read it, ah, all of you. It's good for you. It's very easy to read. And you know that I feel strongly about this, not because I want to gain. Because I have nothing else to gain. Nothing else to gain. Ito na yun. This is what you get. What you see is what you get. Sasabihin nila si Madam Bardagol, Bardagolan lang alam eh. Ikaw naman, may Harvard degree naman ako at UP degree. Top 10 naman ako. Hindi lang yan ang alam ko. Style ko lang yan. Kasi yung titigas ng ulo ng ibang tao eh. Kaya kailangan ibabardagulan mo. Oh, next question, sir. Masyadong serious tong Rappler. Ayoko na nito. Hi, sir. Mom. Ayoko na nitong Rappler, ha? Ayoko don't like people who are Commissioner, serious. Dito po, from ABS-CBN, Jeffrey Hernais. Good morning, ma'am. On a lighter note po, ma'am, sa social media, ang of course, lagi pong sinusundan po ng inyong followers ang Bardagulan serye. Your followers which you fondly called mga anak, no? So, ma'am, ang question ko lang po, ready na po ba talaga? Anong level ng Bardagulan ang makikita po namin sa isang Rowena Guanzon kapag nakaupo sa Kongreso? Extreme. You put me in Congress, dudugo tenga nila.